Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tayo inaanyahan ng Panginoon sa pagkakataong ito na patuloy na lumapit sa Kanya. Lalatigin tayo mga napapagalat na bibigatan sa ating mga pasanin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kristo, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Ipinagdarahan, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Hesus, alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mo masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masubayin.
Ipagkalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming silagip mo sa kalipinan ay magkamit na yung ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Zacarias ang pagdating ng Panginoon bilang haring matagumpay ngunit mapagkumbaba na isinasalarawan sa pagsakay hindi sa isang kabayong pandigma kundi sa isang bisirong asno. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinabi ng Panginoon, Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Pinapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakila ng Diyos at hari aking ihayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ko ititigil ang pasasalamat magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kaniyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.
Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kita lagi. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na ang pamumuhay ng mga Kristiyano ay hindi naaayon sa laman, kundi sa Espiritu. Kaya nga, anumang uri ng pagmamataas na katangian ng buhay sa laman ay dapat iwaksi. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili na maamo at mababang loob, at inihahayag din niyang sa mga mababang loob lamang ipinagkakaloob ng Ama ang maraming bagay na ipinagkait sa mga marurunong.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat magaang maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. Mga kapatid, kapag sinabi ko sa inyo, pagod na ako, maunawaan ninyo. Bakit? Kasi naranasan ninyong mapagod. Lahat tayo nararanasang mapagod. Napapagod tayo dahil sa mga gawain araw-araw. Pero minsan, yung pagod, hindi dun sa mga gawain, kundi dun sa sitwasyong kinalalagyan natin. Napapagod tayo dahil sa sitwasyong kinalalagyan natin. Halimbawa po, dito sa ating bayan ng Hagunoy, pagod na tayo. Saan? Sa high tide. Pagod na tayo sa high tide. Hindi man ho siguro yung ilan na apektuhan sa dito sa San Juan, pero pag nakita mong mataas ang tubig, kaya tuloy-tuloy nagdaang linggo, hindi ka makapunta ng bayan. Pagod na dahil maglilinis ka araw-araw, tapos kinabukasan ganun din. Pagod na dahil haharangan mo yung tubig, pero ang tubig, di mo alam kung saan pumapasok. Pagod na tayo dun sa high tide. Pero enjoy lang. Di ba? Nag-enjoy lang ang mga hagawin nyo sa high tide. Yung iba, sinasabi, pagod na mag-aral. Ito nagdaang linggo, nagkaroon ng baccalaureate mass ng dalawang school, ang San Miguel at ang San Isidro. Sabi ko doon sa mga bata, alam niyo ba mga bata, half of your life, nasa eskwelahan na kayo. Kasi kung grade 6 ka, ang edad mo 12, at 5 years old pa lang, pumasok ka na sa school. So ibig sabihin, 7 years ka nang nasa paaralan. Eh hindi naman doon nagtatapos. Dahil magpapatuloy pa sa pag-aaral. Yung iba, pagod na mag-aaral. Kaya siguro yung iba, yung isang 4-year course ng college, 8, 9, 10 years. Bakit? Kasi pabago-bago ng course. Nakakapagod pala yung course na to, shift na naman ako. Nakakapagod din pala to, shift din naman ako. Yung iba, pagod. Pagod ng umasa
at magmahal. Meron ba kayong kakilalang ganon? Ako may kakilala. Pagod ng umasa. Kasi diba may pumiyok. Pagod ng umasa at magmahal. Kasi magmamahal, iba pala minamahal. Pagmamahal, hindi man pinapansin, hindi man pinapahalagahan. Kaya minsan sinasabi nila na pagod na ako. Pagod na akong umasa. Pagod na akong magmahal. Kaya yung pagod, nandun sa sitwasyon, hindi dahil sa doon sa ginagawa natin araw-araw, kundi doon sa sitwasyong ating kinalalagyan. At yung mapapansin nyo po, yung pagod na ito, kahit tayo napapagod sa ganyang sitwasyon, dahil gradual. Gradual. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa yung high tide, hindi man ho araw-araw high tide. Pero yung bang isipin mo na ngayong linggo high tide, sa susunod na linggo hindi, sa susunod na linggo hindi, tapos babalik na naman. Kahit sabihin natin paulit-ulit, pero hindi siya dire-diretso, doon tayo na, yun yung tinatawag natin na gradual na pagkapagod na. Yung pagkapagod na yun, maaaring humantong sa stress, at yung stress ay maaaring maghumantong sa anxiety, at yung anxiety yan ay maaaring humantong sa depression. Kaya doon sa pagod, doon sa ating kinalalagyan, yun yung nakakabahala. Kaya, parang fresh of breath, breath of fresh air para sa ating ngayong linggong ito, ang mga panalita ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Lumapit kayo, kayong lahat na mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias, ang Israel po noon ay sabihin natin bagsak yung moral nila. Hindi dahil sa nasa gitna sila ng digmaan, hindi dahil sa sinasakop, dahil sila ay patuloy na sinasakop, kundi bagsak ang kanilang moral, ang kanilang pagkatao dahil sa hirap na pinagdaanan nila sa kamay ng mga mananakop. Nandun yung inaabuso sila, nandun yung walang katarungang pagpapagawa sa kanila, nandun yung pag-aalipin sa kanila. Kaya yung sitwasyong iyon, bukod sa physical na pagkapagod na naranasan nila, pagod na rin siguro ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang kaluluwa. Kaya sa gitna ng ganitong sitwasyon, nagpahayag si Zacarias na darating pagkakataon, darating ang Mesiyas. At ang Mesiyas nito, nakasakay sa isang bisirong aslo. Ang Mesiyas nito ay aalisin ang lahat ng armas sapagkat ang magiging pamamaraan niya para ayusin ang mundo ay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang aral. At alam natin ang tinutukoy dito ni Zacarias, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang maamo at mababang nagtatagli ng pagiging maamo at hindi mababang loob. Kay Jesus, matatagpuan ang kapahingahan. Lumapit tayo sa Kanya. Pero kung tatanungin natin, bakit nga ba tayo napapagod? Saan dahilan na ito? Ang sagot sa atin sa Ebanghelyo, napapagod tayo dahil hindi tayo nagpapahinga. Napapagod tayo dahil hindi tayo nagpapahinga. Bakit? Kasi yung pahinga sa ating mga Pilipino, relaxation. Pag sinabi natin relaxation, diversyon. May diversyon ka. At pag sinabi mong diversyon,
inom, sugal, shopping spree, kain. Yan ang diversyon natin. Di ba, minsan sabihin na, pagod na ako, makainom. O sige, na-relax ka, kinabukasan ang sakit ng ulo mo dahil sa hangover. Nakakapagod, makatayangha, natalo, problema ka dahil wala kang pera. Nakakapagod, makapag-shopping. Ayun, baong ka sa utang. Nakakapagod, kumain na lang ng kumain. Yung natawag natin stressful eating. Makita mo, binabalikan tayo ng katawan natin. Maaari nga siguro yung diversyon natin mga Pilipino kasi akala natin doon tayo makakapag-relax, doon tayo makapagpapahinga, pero hindi pala. Kaya ang paanyaya sa atin ni Jesus, lumapit tayo sa Kanya. Isang linggong nagpagal tayo, yung araw ng linggo, araw nilalaan natin para sa Diyos, para makapagpahinga sa Kanyang kandungan, kasama niya. Pakinig sa Kanyang salita, pagtanggap sa Kanya sa banal na komunyon, pananalangin. And hopefully, na sa bawat pagdalo natin, pakikibahagi sa misa, pag-araw ng linggo o mismong sa pagkakataong ito, makasumpong tayo ng kapahingahan, ng panibagong lakas, ng panibagong inspirasyon. Ito yung itinatama sa atin ng Panginoon. Kung tayo magpapahinga, magpahinga tayo sa Kanyang kandungan. Magpahinga tayo kasama siya. Bakit ba tayo napapagod? Kasi nakalimutan nating maging maliit. We have forgotten to be small. Pero alam nyo, may kadakilaan sa pagiging maliit. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marunong at patatalino at inihayag sa mga may kalobang tulad ng sa bata, sa maliliit. Nakalimutan nating maging maliit. Bakit? Kasi buong buhay natin, gusto natin maging number one. Sa buong buhay natin, gusto natin mataas. Gusto natin mayaman. Gusto natin nauuna. Gusto natin sikat. Gusto natin pag nag-post tayo sa social media, maraming likes, maraming heart. Yan ang gusto natin. Kasi ang kaisipan natin, pag number one, maganda. Pag mataas, maganda. Pag mayaman, maganda. Kaya niya parating hinahanap natin. Kaya niya parating ginugusto natin. Pero wala naman siguro masama o mali doon. Pero ang paalala sa atin, baka yan ang nagiging source ng ating pagkapagod. Kasi pag narating mo na yung rurok na yon, ang tatanong mo sa iyong sarili, ano nang kasunod? Siguro mas mataas pa. Siguro mas madami pa. Kaya walang hanggang tigil iyan. Hindi ka nagpapahinga, hindi ka na tumitigil. Pero kung maliit, alam mo ang hangganan. Alam mo kung hanggang saan ang iyong kaya. Bukas ka sa pagtulong ng iba, bukas tayo na
may umabot sa ating mga kamay upang tayo ay alalahanan o alalayan kapag tayo ay napapagod. Nakalimutan nating maging maliit. Pero sa kaliitan, nandoon ang meron din itong kadakilaan. Nagiging dakila tayo sa paningin ng Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo nangangailangan ng pahinga. Kasi araw-araw napapagod tayo. Napapagod ang katawan, napapagod ang isip, napapagod ang puso. Kinakailangan nating huminto, magpahinga, dahil kinakailangan nating magpatuloy pa rin. Kaya sana'y makasumpong tayo ng kapahingahan sa piling ng Diyos, makasumpong tayo ng kapahingahan sa pagiging maliit. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon ng langit at lupa na naghayag sa maliliit na hiwaga ng kaharian ating isamo, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang tularan ng lahat ng namumuno sa simbahan ang kapakumbabaan ng Panginoong nagkatawang tao, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang makatagpo ng pagdamay at kapahingahan sa ating pamayanang Kristiyano, ang mga napapagal ang katawan at isipan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang mapabuti ng mga binayaan ng kakayanan ang kalalagayan ng kapwang nahihirapan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang tayong nakikibahagi sa banal na piging ay matuto kay Jesus na may maamong puso at maginhawang pamatok, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Upang kamtin ng ating mga yumao ang buhay na walang hanggang ipinangako para sa may mababawang kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito
ang pasasalamat ni Eddie at Irene Cruz at pamilya, Marlon at Cecil Aguilar, Till at Shirley Torres, pamilya Chenchen at Namet Sumulong. Para sa natatayang kahilingan ni Jayan Louie, Jessin Lian, Jin Liu Kalimon, para kay Boy at Casilo nagdiriwan ng kanyang karawan, patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan ni Marquesina Laderas Manginaw, Natalia Reyes, Virginia Franco, Apolinario Katalig, Ligaya Katalig at Cecilia Gloria. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Josie, May, Yolanda, Enrico, Juan, Jeronimo, Orlando, Feliciano, Arcadia, Oliver, Irene, Mario, Jose, Enrique at Eloisa. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Ibilang kami sa mga kumikilala sa iyong anak ang maamong guro na nagbibigay sa amin ng kapahingahan at siya rin nagmamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatido pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong halan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami yung binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiaway at papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, O sana, O
Hosanna, 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 sa kalitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papure sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos,
ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at inayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at makasumpong nakapahingahan mula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.